الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ابو قاسم بن خيل قال سبحانه وتعالى ان يكون يسرى لكم في سوره محمد عليه الصلاه والسلام. Tayo po ay nasa paksa na tinatalaki natin sa kitab ng Riyadus Salihin yung tinatawag natin na yung pagdahil ng brudo o yung makikita ng pagbubugas. Nung nakaraan ating tinigil pa kahulugan ang salitang brudo. Makbo na sabi ng mga skolar ko ay kinuha sa kahulugan na pag-ilinis ng husay. Pero sabi, pagtanggal doon ng dami, ito ay pagbubugas o paglilinis ng husay. Sa apat na bahagi na binanggit sa atin na dapat hugasan na ayon sa kamaraanan na itinuro sa atin o pinagutos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na binabanggit sa Surah Al-Ma'idah, chapter 6. No, yung kasa mga ulo yung ayat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ito yung apat na bahagi na pinag-uusapan sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na dinisi. Sabi ko po tayo ay tapanguyin ng pagdarasal, naliwanag na rin natin sa bahay na ito ang nakaraan. Kung tayo magdaris na magpapuyin ng pagdarasal, inisin ang ating tuka, no? Ang ating mga kamay, tapos pahiran yung ating ulo at hugasan ang ating mga paa. Sinabi natin na ayon sa masturas ng Islam, ang pinakabuang liwaga na kung bakit pinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagpuna sa pagitan ng dalawang paghugas, sabihin mo, yung mukha hugasan, tapos ulo, pahiran, tapos paa ulit hugas, pinakabuong liwaga nito ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala naman ang kaya. Ayon din kay Jaksalo, Tayemin, na itinuturo sa atin dito yung taktimbal, pagkakasunod-sunod. Sinabi natin na ang rinyong ito ay nasa pag-aayos. Alhamdulillah, makita natin kahit ang mga kalawakan ay inayos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, manong kaya yung simpleng gawa ay pagsamba. Nalimbawa natin yung kalawakan. Siya sa Allah po, sana ay makulay, nagbigay din ang pahulugan patungkol sa wudu. Isa na magdad ng pahulugan na ayon sa kanya na ang wudu ay ang paggamit ng tubig para linisin o hugasan ang mga bagay na nahuhugasan sa ating naraswata. Hindi na ay mukha, ang kamay, ang ula, ang paa. Kung kaya siya sa Allah, rahmaulay, yung pahulugan at pahulugan niya sa wudu, ayon sa kanya na ito ay gawain ng pagsamba. Kakabit yung gawain pagsamba sa kaparaanan ng paglilinis o paghuhugas gamit ng tubig para linisin ang apat na bahagi sa kaparaanan na ipinagputos sa atin. Kaya sa mahala yung buto, itingnan niya ng kanyang pakaulugan ito ay gawain pagsamba. Masyarakat ba? Sinabi natin na tayo tumigil doon patungkol sa paraan ng paghuhugas. Sinabi natin na hugasan yung mukha kasama doon yung pagsimbol ng tubig at pagmumug. Okay? So, sinabi ng pagsulo wa juho ko, linisin yung ating mga pahugasan yung ating mukha. So, sinabi natin kabahagi ng mukha yung pagsimbol ng tubig at yung pagmumug ng tubig sa bibig. No, ayon sa mas parang pagsunggot ng tubig sa ilong ay obligadong paghugas dahil ito ay kabahagi ng mukha. Walang pagtatalo paghugas para na ito. Dahil ito ay naiulat na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan yung ipinangkuto sa pagsasabi na sino man maghugas, no, kaman tawad dya, sabi ito, sino man maghugo ay sumingot ng tubig. Ito ay kabahagi ng paghugas ng mukha. At sino man hindi sumingot ng tubig sa ilong, ang paghugas niya ay hindi tama. Kaya dapat niya ulitin ang kanyang paghuhugas at pagdarasal. Kasama yun. No? Yan yung pagmumumog naman. No? Sinabi natin, una, ang pagmumumog ng tubig sa bibig ay obligadong gawain din dahil, again, ito ay kabahagi ng mukha. Pangalawa, ayon sa maskwala na mustahab na pag-igiin ang pagmumumog. Kasi paano ba magmumog?
May mga nagsasabi, dapat ipasok pa yung daliri, di ba? Kala mo kumain. Pero alam natin na kung, halika, kung ikaw ay may buo, no? Tapos ikaw yung kumain, maliban lang kung kanin ng kami, di ba no? Hindi ka rin pinag-uutosan na ikaw magbudo, lalo kung mayroong magbudo kung kumain ka. Lalo mga sabra nila, ano nga, ikula sa mga itab ng mga kasi, sa kanila lamang nilip yung kanilang daliri, tapos nagtungo sa pagdarasal. No? Mas mukha siyang gawain nila. Hindi siya, hindi wajib sa kanila yung maghugas ng kamay. Pero kung sila ay nagluho. Okay nyo? Okay? Okay, Ahmad? Pangalawa, mustahab na pag-igihin ang pagmumumog. Mustahab siya. Kasi yung iba nga, nagturo na kailangan ipasok yung daliri sa bibig. Iba kapag nagmumumog, lalo kung kumain. No? Ayon sa kanila ng mustahab na pag-igihin ang pagmumumog, maliban na lamang kung ang isa ay nag-aayuno. No? Halimbawa yung isa ay sahin. No, kaya sahin mo kayo, nag-aayuno kayo. Doon pinag-utos na huwag nyo na masyadong pag-igihin yung pagmumumog. Kasi bakit? Baka makalunod ng tubig. Kaya kinilag-aayuno. Ay pagsimot. Na. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wa sallam, Muhammad, Pauli sallallahu alayhi wa sallam, mas Pauli sallallahu alayhi wa sallam, أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود. نعم. سنابنا في بيت الله صلى الله عليه وسلم مقوس من أيوس مقوس من إيه أسبغ أيوس يعني بتجينا نبي. خصوصاً pagitan ng mga daliri. Ito yung tinuro natin, di ba? Noong last week, kung kayo mag-uwodo, sabi natin, di ba? Sumaro kayo ng tubig o sumaro ng tubig, tapos patuloy. Tapos, kaya sabi ng Propeta Muhammad sa salat, sugasin yung pagitan ng daliri. So, sakupin nyo na. Okay? Sakupin nyo na siya. Okay, sinabi natin, yung unang hugas ng kamay bago ang mukha, ito ay mustahab lamang na gawain. Ang wajib doon, na hugasan yung buong kamay hanggang siko pagkatapos ng mukha. Tandaan nyo, ha? Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad sa salat, maghugas ng ayos o maghugas ng maigi, puspusin ang pagitan ng mga daliri at pag-igilan ang pagsingot ng tubig. Kaya iba, mahalan ninyo, kapag sumingot ang tubig, ang lakas, di ba? Tumutunog pa. Mahalan. Maliban na lamang kung kayo ay nag-aayuno. Ito lang sinabi ni Muhammad sa hadith. Sinabi ng Propeta Muhammad sa akin ng pag-uto sa hadith. So, sinabi rin ni Sheikh Salim Uthaymeen, rahmahullah, ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق والمبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم. سنابي الشخص اللي تيمين رحمه الله يوم طرعان بانو با مغمومو kasi misa meron kayong makikita na magsubo nalalaglag agad yung tubig, di ba? Hindi nila masyadong pinakapasok. Ayon sa salat ay minang isa sa mga bahagi ng paghuhugas ay pag-igihin ng pagmumuhog at pagsingot ng tubig. Yung pagmumuhog ayon sa kanya ng maigi ay pagalawin o paikutin yung tubig sa loob ng bibig. Kaya iba pag nag-uubo makita nyo na lumalabas yung mga tatrang niya ay ito ay mas mumuhog kayo para nakagal yung mga tirang kinahit sa bibig. Sabi doon, ang hikma ng kumbahit is para makarating yung tubig sa kabuuan ng bibig. Halimbawa na lang agad kung kayo nag-aayon. Ayon sa kanya, ngunit ang paghuhusay nito, pagmumumog at pagsingot, tulad ng kanilang nabanggit, na ito ay hindi obligado. Kaya kung mukukay ng tubig, no, tapos binugan nyo, basta make sure lang na nakarating yun sa bahagi ng bibig nyo, huwag yun sa frontal tip. No? No, sabi doon, tunay na kung ang tubig ay pumasok sa kanyang bibig at umigot ito ay sa patna. Make sure. Okay? Si Ibn Qadam, rahimahullah, sinabi niya na ang pagmumog ito ay pagpasok ng tubig sa bibig at pag-ikot nito dito. At ang pagsingot, ay pagpasok ng tubig sa ilong mula sa butas hanggang sa loob dito at muling paglabas dito. Ngayon, sisingot nyo yung tubig, hindi nalalabas. Kaya lahat sakit. Huwag ginagagawin, maliba lang kayo, ay nag-uwudo. Pero kung hindi kayo nag-uwudo, yun, nag-uwudo siya ng Propeta Muhammad sa salam sa atin na singutin yung tubig ng maigi. Nakita niyo naman kung bakit diba, yung gumi ng ilong yung lalabas. At napatunayan ito ng mga doktor sa ENT na ito yung mabuting gamot saan? Sa sinusitis. Pag ng tubig sa ilong o pagsingot ng tubig, nakagaling ng gamot sa sinusitis masyadong.
sabi nila na hindi obligado na ikutin ang tubig sa lahat ng lugar ng bibig. O kaya ay hindi obligado na pagpabutin ang tubig sa loob-looban ng ilong, ngunit kung ito ay ngunit ang gawa nito ay tinuturing na mustahab. Bakit siya hindi kinaobligado? Kasi nga may panahon na tayo ay naiiwasan na gawin ang mga ito sa araw o sa panahon ng Ramadan kung tayo ay nag-aayuno. Kaya ito ay tinuring na mustahab na gawain. Si Shasal al-Utaymi rahimahullah ay nagsabi muli na sapat na sa obligadong gawain na pumasok ang tubig sa bibig at tumitok ito sa loob. Sapat na yan, pumasok. Paano ba kayo magbumog? Parahan nyo, di ba? Ikot, tapos bumugan nyo. Huwag yung bumumog, lalaki niya, huwag. Bumumog, luwag. Okay? Kaya kasi dito, kung ang isa ay nagbumog ng tubig sa kanyang bibig at pinagalaw niya ito sa loob, ito ay kinikilala bilang sapat na gawain na. At hindi na niya kailangan pang umabot ang tubig sa kanyang lalamunan. Ngunit ang gawain nito ay mas mahal. Okay. Sinabi natin, ito nakarating lakad nila, hugasan ang iyong mukha. So hindi binanggit niya, tapos paano tayo yung paghugas ng babae. Dahil sinabi natin, ito ay mustahab lamang na gawain, na gawin bago hugasan ang mukha. Ngayon, tinalakay din natin yung nakaraan, yung patungkol doon sa pagpapaliwanag nila na Roksulu Bajuhagum wa Aydikum. Sinabi doon na hugasan ang mukha at ang babae. So, di ba tinanong natin yung nakaraan, mula saan hanggang saan ba yung dapat hugasan ng kamay? So may nagsabi mula doon sa suotan ng relo hanggang siko. So nahati yung ating crowd, di ba? Sabi nila nung iwa, dito hanggang dito. Yung iba naman, yung pangalawang pananaw, sinabi natin, mula daliri hanggang dito. Sinabi natin, ito yung tamang pananaw. Kasi yung paghugas ng palad sa una, bago ang mukha, ay mustahab. At ito ay obligadong gawin pagkatapos ng mukha. Ay huwag yung kakalimutan, ha? Kasi minsan nakakalimutan siya. Nagiging routine na natin yun, nahuhugasan na lang dito, lalo kapag nakatapat sa gripo. Tandaan nyo, dahil sinabi ni Chef Jibrin at si Chef Salah Otemir, na kung inakala ng mga tao na yung paghuhugas nila ng kamay sa umpisa bago ang mukha ay sapat na, ito ay maling pananaw. At ang hinugasan nila pagkatapos ng mukha ay mula dito hanggang dito, tunay daw na hindi nila nasunod yung aya at hindi nila nahugasan yung kanilang kamay. Okay? Mula kamay hanggang siko. Kaya, pag-igihan, no? Pagsigapan nyo na mag-ugas tayo ng ayos. At sinabi natin na karaan, nakakatulong sa atin. Sige lang. Maingay. Sinabi natin na mas maigi o mas makakatulong sa atin kung tayo ay tutungo ng masjid ng mas maaga. Sinabi natin, pagkatapos ng adan, no? Pumunta tayo ng masjid para at least maayos natin yung wudu. Bakas pakalbutuan sa kanya ng Petro Manzo. Pag-igihan natin yung ating wudu. Kasi usually kapag tayo nagpapa-late sa sala, inaantay natin yung nakamat sa sala, pagdating natin sa hugasan, para tayo maghugas, sabi natin, tigilan na natin yung wuduan, dahil wala namang word sa Arabic na wuduan. Sa lugar ng hugasan, no, sabi ni bro, maksala meron. Maksala ng batalit. No, halimbawa, dumating tayo dun sa lugar ng hugasan, no, nagpapadali tayo kasi igama na. Hindi na natin naaayos yung ating pagwudu. Una, naiiwanan natin ang niya. Di ba sinabi natin? Yung pag-establish ng niya, nakakalimutan natin, diretso na tayo, wudu. No, sabi na doon, kadama, mahula, na sino man yung hindi mag-intention bago magsagawa ng wudu, yung kanyang ginawa, hindi nasakob nun. Natuloy na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna amalu bin niyat. So, nasasayang naman yung ating effort. Kaya, pagsigapan natin, inshallah. Tapos ngayon, sinabi ni Tabarakaw Ta'ala, karuntun ng aya, no? Akhira Muhammad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wamsahu biru'usikum. Naam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nahablusin o pahiran ang inyong mga ulo. Ito rin yung binanggit patungkol dun sa masahal kufay, no? Wamsahu, ito yung pagpahid ng basang palad sa ibabo ng medya. Ito rin yung sinasabi natin ng basang palad, ha? Pagpahid sa ibabaw ng ulo. Yan ang karuntong ng ayat na sinabi ni Tabaraka wa Ta'ala. Sinabi ng mga skola, tunay na obligado ang pagpahid ng basang palad sa ulo ng buuan, hindi isahan. No, hindi tama na pahiran ang ulo ng basang palad na gamit ang isang palad o isa pa. Dahil may mga taong nag-uudo, eh, wala kang napapansin nyo, pag nag-uudo sila, ginaganon lang yung buhok. Di ba? May basang yan. Ginaganon lang yung buhok, isa-isa tapos, ginagawang passion yung wudu. Okay? Mahababa
sinabi ni Tabaraka wa Ta'ala sa ayah, wamso, nilukusin, sabi ito, ablisin, pahiran natin yung ating ulo. No? At ito ay ginagawa ng jamiha, buuan siyang ganun, hindi siya pa isa-isa. Dahil kailanman, ipinuro sa atin ng propeta mga sasalam, papahit tayo ng ulo sa isa para ka nagpapahit ng pangada. No? Kasi pala yung babae ka ulit. Alin? Yes, ma'am. Babae. Okay, ganun din. Buo. Tapos kung halimbawa merong brocade, okay, maganda yung topic niya kasi babae. Halimbawa yung babae, meron siyang suot sa ulo na mahihirapan para ma-reach niya yung kanyang buo, no? Parang pagpahit ng medyas, same ruling, naniwala nito sa atin sa karateme, para yung nagpahit ka ng medyas, kung may mudo siya bago sinuot yung kanyang takip sa ulo, pwede yung pahiran sa ibabaw. O kaya naman, halimbawa mahaba yung buhok, pahiran hanggang doon, i-applos yung buhok hanggang sa dulo. Okay? Hindi ko sinama to kasi mayroon silang klase different sa babae. Pero yung natanong niya, ang dila, kung may takip sa ulo, pahiran lang yung ibabaw ng ulo. Na. Ngayon, sinabi natin na paano ba yung paraan ng pagpahit? O, sabi natin kung pa isa-isa, pagkudlit-kudlit na gano'n, hindi siya tama. Kaya minsan nakakalungkot ba, meron tayong makikitang kapatid na gano'n yung paraan nila, parang nangihinayang ka doon sa kanilang ginagawa kasi hindi nakukompleto yung kanilang paraan ng buho. Kalimutan kayo yung graduate pala si Dawood, no? Top 1 kayo, no? Top 1 kayo. Salamat. No? Sabi natin na, pahiran yung ulo ng sabayan, hindi pa isa-isa. Na. Sinabi ni Abdullah bin Zayd, radiyallahu anhu,